Ang init. Welcome nga pala din sa aking channel and welcome back sa ating YouTuber review series. So in this episode, i-review natin yung kinikita o yung estimated income ni Francis Leo Marcos. Nakakagulat kasi yung resultang nakuha niya dito sa YouTube. Baguhan pa lang sa YouTube pero nagawa niyang kakuha ng kalahating milyong subscribers sa loob lang ng isang gabi. Nakaka-amaze, di ba? Then, pag-uusapan din natin kung sino ba talaga itong si Francis Leo Marcos. Okay? Ano ba yung adhikain niya kung bakit nag-bless siya ng todo? Okay? Kung gusto mong malaman yung kabuhan na topic natin ngayon, make sure na tapusin itong video hanggang sa dulo. Okay? See you! Learn, inspire, and more. Hello, welcome back dito sa ating new episode dito sa YouTuber Review Series. So, ngayon, i-review natin kung magkano yung kinikita ni Francis Leo Marcos. Okay, yung estimated revenue niya. So, itong si Francis Leo Marcos, tumutulong siya sa mga mamamayan ng Pilipino. Kaya siguro na talagang na-bless yung YouTube channel niya. And nakaka-amaze kasi saan nga nakakita na isang gabi nakakuha ng kalahating milyong subscribers. Diba? So, na-bless talaga siya kasi tumutulong siya sa mga mahihirap at mga nangangailangan since noon pa. Okay? So, ngayon lang siya nagpakita sa YouTube. And at the same time, kusang loob niya itong ginagawa based na rin sa nakita ko at observation sa mga nakapanood kong video niya. Okay? And ang laki rin ang kinita niya sa mga live streaming niya. Lalong-lalo na dun sa mga bashers niya. Nakakatawa lang, pati yung mga bashers niya nagiging income para sa kanya. So, ganun katindi itong si Francis Leo Marcos. So, one time nakatin ako ng live streaming niya, nakita ko napakaraming tao na nandun sa live stream niya. Yung mga fans niya, at the same time yung mga bashers niya. Ngayon punta, ito yung YouTube channel niya. Yan. Makikita mo, napakasimple lang. Ngayon, naalamin natin yung estimated revenue ni Francis Leo Marcos. Nag-start siya March 21, 2020. Ano ngayon? May pa lang. May 14 ba o 13? So, akalain mo March. So, magto 2 months pa lang. 2 months or 3 months ba? Tama ba? So, bagong-bago pa lang talaga siya sa YouTube. Ngayon, ang total na views na nakuha niya o naipon niya sa lahat ng video upload niya ay umabot na ng 35,601,331. Okay? So, subscribers niya ngayon, as of now, okay, May 13 pa lang ngayon, Wednesday, 1.06 million subscribers. Antindi, diba? Tapos, meron na siyang 177 uploads. So, paano ba natin makukuha yung estimated revenue ni Francis Leo Marcos? So, ipapakita natin yung all-time income niya, yung estimated income na kinita niya sa kabuuan niya sa loob ng 2 months. Wait lang. Ito tayo sa calculator. Pupunta tayo sa mati. So, kailangan natin ng calculator. So, yung kanina, yung total
views na naipon niya sa lahat ng video niya nasa 35,586,353 views. I-divide natin yan sa 1,000 views, kasi per 1,000 views ang ang earnings dito sa YouTube. Okay, so ang kinalabasan 35,586,353. So i-multiply lang natin yan sa 0.50 dollars yun eh. So kung i-convert mo sa peso yan, nasa 25 pesos yan. So multiply natin yung revenue niya sa 35,586 and times 25 pesos. So overall, nasa 2 months pa lang siya. Tama ba 2 months? Oh, tama, 2 months. Kumita na siya ng 889,650 si Francis Leo Marcos. So kung i-divide mo yan sa monthly, kasi naka 2 months pa lang siya, ibig sabihin para siyang kumita ng 444,000 every month. So ganun katindi. Balik tayo doon sa Social Blade. Wait lang. So ganun yung kinita niya. Yung total na kinita niya 889,650 sa loob ng 2 months. So every month ang kinita niya nasa 400 higit. So estimated revenue lang yung pinakita natin. Pwedeng yung kinita niya is mas malaki pa dito, pwede ring mas maliit. Okay, so estimated lang yung pinakita natin. Kumbaga ito yung pinaka malapit na kinita ni Francis Leo Marcos. Okay, so kasi again, ang pagkuha ng revenue ng isang YouTuber, para alam mo kung sakaling may plano kang mag-YouTube, yung total views na naipon mo, i-divide lang siya sa 1,000. Okay, ngayon kung ano yung lumabas na total dun, yung 1,000 views kasi ang equivalent na revenue mo dyan o yung kinita mo is pag nasa ang CPM mo is nasa Philippine peso lang, aabot lang siya ng 0.50 dollar, okay, or 25 pesos. Depende sa CPM. O kung ang mga views mo ay nanggaling sa ibang bansa, mas malaki. Hindi lang 0.50 dollar. So ganun kaganda yung opportunity dito sa YouTube. So kung napanood mo to ngayon, ako sa'yo, mag-YouTube ka na. May mga tutorial tayo sa playlist ko. Pwede mong panoorin yun tayo sa channel ko. Nagbabala ka mag-YouTube. Okay, punta mo lang to playlist ko. Hanapin mo yung tutorial series na playlist. Ayan, dito. So may mga different kind tayo ng mga tutorial dyan. Iba-iba. Yung iba dyan, magagamit mo kapag may nagbalak ka mag-YouTube. Example ito, hindi ka pa marunong gumawa ng YouTube channel, meron din tayong tutorial pa
alam mo, anong cover photo sa iyong YouTube channel. Na. Paano mag-gain ng 1,000 subscribers in less than 1 month? And ano pa? At marami pang iba. Yan. And more to come na may upload natin dito. Okay? So I hope na-inspire ka sa napanood mo na ganun ka ganda yung opportunity dito sa YouTube. Okay? So lalong-lalo na ngayon na thesis, mahirap kapagtrabaho sa labas kasi kahit nasabihin mo tapos na yung lockdown, andun pa rin yung takot na mahawa tayo sa sakit na yun kasi hanggang walang vaccine, wala. Hindi tayo sigurado sa palusugan natin, okay? So kung tatrabahuin mo tong YouTube na seryoso, may potential na kumita ka talaga dito, okay?